Legame della Grossa Agustin. Pagdadayo din. Pwede po kung kabugat-bugat. Ang tampatan din na gumagat-bugat. Ano yung mga gaga? Ha? Kakalami niyo pa? Hala, hala, hala. Pagdadayo din kami. Ako si Samer Muhammad. Barkada ko. Pumunta kami doon sa ilog para makapera, para merong bigas. Salamat, Ado. Salamat po. Sa baba ng ilog, kunin kami ng balas. Kababo yun, takad lang yung ilog. Mabigat yung gandas. Mahirap. Hindi kami makakatungkad. Mahirap. Mabagat yung kandos. Thank you.
dito. Mabigat yung kuwan, kandus, tapos yung buhangin. Pag kakandus ka, pag ngot mo mabigat. Pagsandok mo noon, kung hindi ka makakuan sa taas, mamalunod ka. Ano yung pinakamahirap na parte? O yung pinakadelikado na bahagi ng trabaho mo? Yung malalim yung tubig, malakas ang agos. Yun, mamalunod ka. Pag malakas ang hangin, malamig yung katawan mo, nalulusbad. Tinatamakan ko, sinisipa ko. Tapos, sasalin na naman ako, tapos kukuhain ko. Bibitang sa bangka. May mga kakilala ka bang na-aksidente na dyan? Oo, oh, meron. Nabikugan siya. Hindi nakuan. Pumunta sa taas. Inunin siya tubig. Inunin siya tumunga. Ang tubig meron na nakaanam sa katawan niya. Pinuha siya. Inunin sa bangka. Pagkatapos niyon, kuan na, nilibing niya siya. Umuwi ako sa bahay, natakot ako. Hindi na ako bumalik doon. Pero meron nakakita sa katawan niya. Pinuha siya. Meron dumating na ambulansya. Pinakit siya doon. Pagdating sa kuan, yung ospital, patay na siya. Naranasan mo na bang maanod? Nabangga ako sa Agdan. Tumunga ako. Gusto inyong kandos na nabilin sa baba. So, sinalom ko na ulit. Nakuha ko. Anong ginagawa mo pag mabilis yung agos? Yung merong gawayan. Ano ko yung tatapak. Aksidente ka na ba dyan? Oo. Pumutok ang tinga ko dito. At dito sa paa. Na akong narinig. Sige na akong iyak. Masakit.
trabaho namin forever, magtrabaho kami sa ilog, kumukuha ng buhangin para ibenta namin sa mga construction or either sa mga pagpagawa ng mga bahay. Kapag malaki ng umaga, gagamitin po namin ng hagdan. Tapos yung hagdan na pinakamataas na hagdan, 16 feet po. Mabigat talaga ang trabaho kahit yung isang lalagyan namin ng sandok, maglagay kami dyan, bubuhatin namin pa ganun sa itaas ng akyat ng hagdan ay 40 kilos yun, kung mapuno yung isang 40 kilos. Parang kami nag-alsa ng isang sakong simento na paakyat sa hagdan sa may ilog po. Minsan, iniisip namin na talaga delikado yung trabaho namin. Kasi may na-disgrasya yung mga tao dyan, yung hagdan na bali. Sa itong pagkabulag sa aking mata po, 1999 po, ay makakita pa ako. Pero hanggang nasira na yung mata ko, mga 2001, hindi na po ako nakakita kasi yung tinik ng kawayan tumama sa aking mata po. So, ganun na. Yung mata ko, nang ganito, mataas yung tinatarikan niya doon sa loob. Nagbalik na kami sa may paradahan kasi puno na first trip pa lang. So yung mga kasamahan namin, yung sinama namin ang mga bata, dahil tumutulong sila nag-aalis ng tubig o nagtransfer ng buhangin doon sa kabila.